Magandang buhay mga bro and sis, and ano nga ba ngayon? Today is Sunday, it's October 25, 2020, and today also isine-celebrate namin ang aming first year here in Winnipeg. So parang kailan lang gumawa kami ng vlog na dumating kami dito, and parang kailan lang na nag-start kami mag-vlog yung nasa Abu Dhabi kami, hanggang sa makareceive kami ng PR, passport request, and ang bilis ng panahon, ang bilis ng we didn't expect na agad-agad na on that year 2019 is wala sa plano na makapunta agad kami ng Canada, but God is so good, and we are so blessed na sunod-sunod yung nangyari. And ito ngayon, nandito na kami sa Winnipeg, and may sariling bahay na, may sasakyan, may magandang trabaho. So we're very thankful sa magandang nangyayari sa amin, and kumbaga yung achievement namin, we didn't expect na magagawa agad namin or makukuha agad namin in less than a year. We're so thankful. Yun, despite of the pandemic nang nangyari, and as hindi ako nagkakamali, ang plano talaga namin na pumunta kami dito was dapat December 2019, and kaso sabi ng asawa ko, napakahaba na, nakuha na natin yung may visa na tayo noong June. Ba't pa tayo maghihintay? And good thing na lang talaga na nag-decide kami noong October. Kasi kung December yan, if I'm not mistaken, yan yung dyan na nag-start yung mga virus something na kumalat. So, talagang God is so good talaga. Ibigay sa amin lahat na ang bilis ng panahon. Ang daming nangyari. So, ngayon pag-uusapan natin ano-ano ba yun. Kung bago lang kayo sa channel na to, kami yung Familia na Basilia, and kung mababrowse nyo yung mga vlogs namin from the day one until now, so magiging familiar na kayo sa mga nangyayari dito, nangyayari sa amin. So, i-summarize lang natin ano-ano ba yung mga nangyayari. Ano ba yung mga na-achieve namin? Anong difference? Yes, of course, ito yung palaging tinatanong ng job opportunities dito. And, or anong buhay meron dito at buhay sa UAE. So, i-summarize lang natin. Although kulang ang isang episode na to para i-compare. But we will try our best na pag-usapan natin yan. Kasi marami nagtatanong talaga, ano yung mga steps, marami nagme-message sa aming official Facebook page. So, pag-uusapan natin yan lahat. So, hintayin lang natin magising aking asawa. Kasi it's 7:30 in the morning. So, na-late sila ng tulog kagabi. Ako, natulog ako ng... Nauna akong matulog kasi galing ako night shift. So, bumabawi lang ako ng tulog ko. So, mag-uusapan natin yan. And hope you will enjoy itong episode na to. And kung bago lang kayo dito, don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. Muli po, kami pong Familia na Basilia, and enjoy our video. Yan ang ginawa ng anak ko na snowman. So, nung first day ng nag-start yung mag-snow, so whole night yon na nag-snow talaga. So good thing na lang nakapagpalit na agad ako ng winter tires. Yan. So required dito na magpalit ka ng gulong para hindi ka rin mahirapan pag nagda-drive ka, kasi dito kapag sobrang lamig, tapos nagyayelo yung kalsada, and masyadong madulas, and mahirap mag-drive, and iwas na rin sa aksidente. So required dito na magpalit ka ng winter tires. So ngayon it's -4,
So ito yung mga natitirang mga snow nung sumala nung first day na nag-snow. And nagbabadya na namang mag-snow ulit. Pero dito, gaya ng nabanggit ko siguro yung previous vlogs, mas gugustuhin nila dito na mag-snow kasi hindi masyadong malamig kaysa sa walang snow tapos sobrang lamig. So sabi ng mga Canadian dito, ganun daw talaga yun. So yun nga lang ang disadvantage, kung may snow naman mahirap mag-drive or mahirap mag-commute or mag-take ng bus. So yun lang yung disadvantage. Pero pagdating sa weather, mas gusto pa nila yung may snow kasi hindi talaga masyadong malamig. Kagaya nito, ngayon walang snow or kahapon, mamagsak yung weather ng negative 4, negative 5. So ngayon, hinihintay ko pa yung asawa ko magising. And nagising na yung anak ko, yung bunso kong anak. Ayan na, nagising na siya. Good morning, class! So, puwit pa yung dalawa kong mag-ina. And i-discuss natin lahat-lahat yung mga nangyari sa amin. Unang taon namin dito sa Winnipeg. So, ngayon, pupunta kami sa ibigay namin, isang sa yung insurance agent namin na may bibigay daw sa amin. So, plano namin ngayong araw na ito, mag-grocery lang kami. So, and then makapasyal din dun sa magandang subdivision. Yes, magandang subdivision. Sa Bridgewater. So, punta muna kami doon. Then, after that, punta kami ng grocery sa Walmart. Kasi plano namin mag-ihaw-ihaw to celebrate our first year here in Winterpeg. Char, wala lang talagang pagkain. Oh, wala lang talaga kami pagkain. So, now, pag-usapan natin yung while na pumunta kami doon. So, yun nga, balikan natin yung nakaraan kung paano kami nakarating dito or yung pagdating namin dito. So, yung dumating kami dito, hindi pa nag-snow pero malamig na siya. Medyo napaaga lang ng isang linggo dito. 400 meters, turn right on Arlington Street. Habang nag-ano kami ng map. Hindi natin nabutan yung ano, yung storm. Oh, yun. Good thing kasi first week yata ng September, first week ng October, nagkaroon ng storm dito daw. Sobrang ano daw, dami daw nasira mga puno and bahay. Daming palaap ng mga. So, yun, mga tanong lang. Kasi yung tanong nila, yung job opportunities dito. Laging marami, may rami nagme-message sa akin agad. Sa job opportunities, like for example, if nasa mga ano kayo, if nasa mga accounting or nasa mga admin, kung confident kayo na mahaba yung ano nyo, yung experience nyo, wag niyong ilagay sa isip niyo tulad ng sinasabi ng iba na hindi kayo makakakuha ng the same job. No, hindi yan totoo, possible siya. Nasa sa inyo lang kung paano ang discarding yung gagawin. So, kumbaga, ano ba yung ginawa mo? Ang strategy, ako nung nag-apply ako online, so online siya lahat. So hindi ako nag-apply agad ng like yung hindi ko sa field. Kasi kalimitan kasi sa iba dahil iniisip nila na sabi nila hindi pwede ganyan ganyan. Tapos nung nag-apply sila, wala namang nangyari. So just don't give up agad dahil hindi ganun talaga, maraming nag-a-apply eh. So ang ginawa ko, nag-apply lang ako sa field ko, and eventually natawagan naman ako ng Ford Capital, parang dealership ng mga ng Ford at saka ng Lincoln. Sa field ko din, hindi siya sa sales, sa field ko din, mga ano ata yun, parang sa basta sa admin din, sa office din. So, pero natawagan din ako sa isang agency. Ang strategy kasi, pag gusto nyo yung mga malalaking company, wala talaga kayong chance or napakaliit ng chance na mapasok kayo agad directly sa kanila. So, kasi kalimitan ng mga agency nag-outsource. So, ang ginawa ko, nag-apply ako sa mga agency. Kasi mga agency na yan, naka-tie up na yan sa mga malalaking companies.
So, natanggap ako dun sa, kinawagan ako ng Agilus. Ang Agilus or Talent Core, ilalagay, Agilus or Talent Core. Ano yan siya, agency dito. Para nagde-deploy siya sa mga government entities, tsaka malalaking companies. So, i-interviewin ka nila kung ano ang field mo, anong capacity mo, gaan, anong mga experience mo. And pag may ano sila, vacant na naghanap na employer, like sa akin na na-deploy ako sa WRHA. So, i-interviewin ka din ng WRHA kasi ang pinaka ano mo lang eh, meron ka ng experience, confident ka na sa lahat na kaya mong magtrabaho sa field mo kasi wala namang pagkakaiba yung experience mo doon sa Abu Dhabi or kung saan ka man. Ay, ganun din ang gagawin mo dito. Ang tanging ano mo lang is dapat ma-interview ka to showcase yourself. So once, so ganun ang strategy ko. So nung na-interview ko, natanggap ako sa WRHA under agency. Dahil pag nasa loob ka na ng ano, ng company na yun, like me sa WRHA, so galingan mo na. Dahil pag may reference ka na, may mailagay ka na Canadian experience, madali na lang. Tsaka kilala mo na yung mga manager, mga ibang katrabaho sa WRHA. So pag may mga internal hiring, madali ka na lang matanggap. Kasi nga, may experience ka na sa kanila, though under agency. So madaling mai-refer. So that's what I did. Maraming offer sa akin pero pinili ko yung hindi sigurado, under agency. Term lang siya. Pero dahil ang iniisip ko is yung long-term plan. So pinili ko yung agency, which is nagtrabaho ako sa WRHA under agency mga 3 months from December until February. Kasi nakakita ako ng ano, ng permanent na hiring. So nag-apply ako, natanggap na WRHA ano na ako, direct employee. Yun. So ganun ang style na ginawa ko kasi sabi nga nila, ang swerte mo naman, nakapasok ka diyan. Paano ba pumasok diyan? So ganun ang strategy ng gawin niyo. Huwag kayong mag kasi kung mag-apply kayo direct sa mga website nila, ano kaagad 'yan? Discard, hindi 'yan. So, kasi syempre, yung mga kagaya ng mga kami rin, nakakarinig rin na, nako, pagpunta nyo ng Canada, magkukuskus kayo ng, ano, ganito. Which is, wala namang ano yun. Wala namang. Which is, hindi naman masama yun, but, gaya ng sinabi ng asawa ko, kung magpo-focus, pwede, possible pa rin ko, whatever profession. Kasi yung reality meron ka, check, yeah, maraming nga didepress dahil nga, ano na sila doon sa like yung mga narinig namin or this is really true na ano na sila doon mga manager na sila doon sa kanilang dating work or nasa mga office sila and then sudden change, ibang-iba ang nakuha nilang work dito, which is wala namang masama doon. Kumbaga, don't limit yourself lang din. Kasi maraming kaming kakilala which is nagtatrabaho before sa bangko sa Pilipinas until here they're working sa bangko pa rin. So maganda na rin yung position and then ang kagundahan dito madali kang compare sa Abu Dhabi or sa Middle East, mas madali kang maangat yung ano mo dito. Walang discrimination dito. That's the good thing here. Or something. In fact nga sa CV nila, sa resume nila, hindi nilalagyan ng picture. Yes. Hindi nilalagyan kung anong nationality ka or saan ka galing. Ang titingnan na nila always is yung experience mo. Mm-hmm. So dito, kapag bagong dating ka dito, we always recommend na at punta kayo sa Manitoba Start or meron rin ditong OFE, Opportunities for Employment. Sila yung mga magtuturo sa inyo ano yung magiging ina-expect nyo dito sa Manitoba or sa Winnipeg, ano yung dapat gawin and yung tamang paggawa ng CV. Which is tama yung sabi ng asawa ko dito, ang CV, unlike sa atin na kailang pagandahan ng pictures na ilalagay sa CV dito. Dapat naka-formal ang outfit. Yes. No, hindi to wala. Dito, hindi nire-recommend yun kasi to avoid yung discrimination. So, walang picture, walang address yata, hindi nila nire-recommend yung address. Ang importante sa CV is yung trabaho mo, kung anong ginawa mo,
and the referral or the reference. Kasi very important yun dito. Particular sila kasi tatawagan talaga ng whatever company na in-applyan mo kung sino yung nakalagay mong reference. Kasi yun yung magpapatunay na totoo yung nakalagay dun sa CV mo. What naman, love, is yung... ako rin. Kasi siya, dumating kami October, November, or December. Yung mga skilled worker, maraming opportunity yan dito. Sobrang dami. Yung sa Manitoba start na sabi niya, ang dami nilang mga tawag nito. Andun lahat yung accredited. Mga... accredited. Tapos, ang kagandahan dito, for example... no read, no write, no, what I mean, wala kang hindi ka marunong mag-computer, may magtuturo sa iyo dito, may mga classes sila na para matuto ka mag Microsoft Word, PowerPoint for free. Or kung gusto mo naman yung ibang mga skilled na ino-offer nila, yung mga application, kung gusto mo, interesado ka matuto, pwede, libre yon, wala kang babayaran. So kahit kami, may mga trabaho na kami, yung Manitoba Start, tumatawag pa rin sa amin, sasabi, inform lang kami na, oy, may opening ngayon, baka interesado ka, or kung gusto mo mag-apply, ito yung trabaho, ganito yung gagawin. So, talagang hindi ka pababayaan, hindi akala namin na pag nakatapos na kami doon sa Manitoba Start, pababayaan na kami, or mga kung ano-ano lang. Pero, totoo yun, meron silang... ini-inform pa rin kami kung may trabaho pa kami o wala. Pag meron na, and then kahit nasabihan na namin na may trabaho kami, tumatawag pa rin sila. Last week may tumawag sa akin kung willing daw ako mag part-time sa ganito. So pagdating sa mga job opportunities, marami dito. Kung hindi ka lang mapili, and then if gusto mo naman yung profession na dating ginagawa mo, then pwede ka mag-aral, and then kung gusto mo mag-upgrade, like for example nasa ano ka, nasa mga skilled worker ka or mga like sa mga man tawag dito sa labor force, tapos gusto mo mag-shift to mga corporate na work, so what you gonna do, may mga paaral, may mga student loan dito, pwede kang mag-aral mga 2 years course. Maraming gumagawa ng ganyan. Yes. So yun lang, yun ang very important dito. And then pagdating naman sa mabilihin, so magkano mo mabilihin dito, like mahal ba? Oh, actually almost same lang siya sa UAE. Yes, almost the same lang. Gasolina, sobrang mura lang din. Mura rin dito, so okay ditong ano, so hindi siya masyadong mahal. So tama lang, pwede kang mag-ikot-ikot dito. So may nagbigay kay Klaus sa kanyang birthday, pa-birthday, which is a gift card sa Toys and Ours. So bibilan namin ng toys ni Klaus. Kasi actually wala siyang toys. Yung toys pa na nilalaro niya is galing pang Abu Dhabi na dala-dala namin. So ngayon bibilan namin siya. Kung yung gift card na binigay, yun ang gagamitin namin. Yung regalo pala. Ang nagregalo pala yung ano namin, yung insurance agent na pinuntahan namin. So, siya yung nagbigay ng regalo para kay Klaus. Yan. Car? Kaya yung parang train lang na gano'n-ganon niya. Hanap ka nga ng gano'n. Okay. Darating lang namin galing grocery, so mag-iiyaw-iyaw kami. So instead na lumabas kami at kumain sa labas, so ginawa na lang namin, bumili kami ng karne and chicken,
akin ngayon na minamarinig niya ng asawa ko habang ako'y pinapa hinahanda na yung para sa ihawin namin. So although medyo malamig ngayon, pero ito na yung magiging last bird ihaw namin before yung bumagsak talaga yung mga snow. So samahan nyo kami as we celebrate our first year here in Winnipeg. So habang hinihintay namin maluto, wow! Yung ano, so may mga nagtanong kung pag gumamit ba ng agency is garantisado na makakuha agad ng PR, o ano mas maganda, to agency ba or DIY or do it yourself. Okay, sinawin ko lang po ha, based on our experience and kapag kumuha ka ng agency or nagpatulong ka sa agency or nag-sign up ka sa agency, kahit anong agency pa yan, walang guaranteed na makakuha ka ng PR. So yung application nyo or your documents or your approval ng application nyo will be depends on your documents. So hindi sa agency yan. Nagkakaiba lang yung mga agency the way kung paano nila tinutulungan yung mga applicants nila. We're so lucky na yung agency namin is talagang every now and then fina-follow up kami, and kami rin nagpa-follow up sa kanila kung ano na yung update. So yun yung difference lamang. We don't know kung anong, may mga naririnig kami sa other agencies sa Abu Dhabi na pagka sign up nila wala nang follow up. So sa amin, we cannot able to compare yung mga nangyayari doon sa agency, kasi sa amin is yung nasi-share lang namin is yung based on our experience, personal experience talaga. So we're so lucky na mabait at talagang inalagaan kami ng agency namin doon. So yun yung lagi nire-refer namin. So yun yung difference. Kung kaya nyo mag-DIY, it's better rin kung mag-DIY kayo, kasi mas makakatibid kayo compare sa through agency talaga. So wait lang ha, at masusunog din yung luto namin. Hi! Buti na lang katatapos lang namin mag-ihaw. So kakasabi lang namin na mag-i-snow. Most probably mag-i-snow, eh ito na nga. Mag-i-snow na. Go inside, Nicholas! So hindi ko maliligpit yung ihawan namin. So hayaan ko lang ganyan hanggang sa mamatay na yung uling. But ito na, it's snow! Let it snow, let it snow, let it snow. Let's go, Klaus! Inside! Ngayon, ito na. Spend ng time. It's not private time! Actually, ano, amoy uso kami. So, ngayon, siguro hindi naman kami makalabas kasi dito, pag Sunday, unlike sa Abu Dhabi or sa Middle East, kapag mga weekend, mas mahaba yung closing ng mga mall. Dito, baliktad. Pag Sunday, karamihan, kung ikaw nagtatrabaho ka sa mall, hanggang 6 PM lang, siguro 6 PM yung sarado ng karamihan sa mga establishment dito. Para naman magkaroon ng family time yung mga nagtatrabaho sa mga department store or sa mga supermarket, sa kanilang family. So parang Pilipinas lang na pag Sunday, kalimitan is sarado yung mga store. So ganito rin yung dito. And naalala lang namin pag mga ganito, kasi pag sa mall, kami nagtatrabaho kami sa mall na hanggang alas 11 o hanggang alas 12 yung duty namin. Okay, yun. So, yun po yung ma-share namin for now. Kung meron pa po kayong gustong itanong, i-suggest, ano pa ba yung mga gusto nyo pong malaman po. And,
Tratay namin ang best namin mag sagutin yung mga tanong po ninyo through your comments in YouTube. Pwede nyo rin kayong mag-message sa amin sa aming official Facebook page. Mas nakakapag-reply kami agad sa FB kaysa sa YouTube. Kasi minsan kasi na hindi kami masyadong na-notify pag sa YouTube pag may mga tanong kayo. Pero nababasa po namin lahat ng mga comment po ninyo doon. Like nyo lang po, search nyo lang po Familia na Basilia sa Facebook. I-like nyo lang po, pwede kayo mag-message doon regarding kung ano yung mga dapat i-prepare, ano yung mga dapat gawin, most especially kung nasa Middle East po kayo. So maraming po nag-message sa amin few days ago regarding kung ano yung mga gagawin regarding sa vaccination, pag may lisensya ka, anong gagawin para anong dadalhin mo dito. So pagdating po doon sa mga vaccination, kung sasagutin na rin namin ngayon, may mga anak na magdadala ng vaccination record, once na nagkaroon kayo ng PR, makaka-receive kayo ng form. Yung form na yon, dadalhin nyo lang doon sa clinic kung saan nagpapavaccine yung mga anak po ninyo. Sabihin nyo lang na kailangan nyo ito for Canada. Alam na nila yon, i-fill up nila, natatakan, and then that's it. Yun ang dadalhin po ninyo. Regarding naman po sa license, kung gusto nyo ng no apprehension letter or ano, nakalimutan ko na yung tawag sa Abu Dhabi and I forgot na rin also. Pwede kayong pumunta. Kalimitan naman sa mga governments in Abu Dhabi is through application lang. Pwede nyo i-apply sa application or pwede rin kayo pumunta sa mga offices nila. I don't know lang kung ano na yung process nila ngayon kasi syempre because of the COVID. Sa akin kasi is through mobile application lang sinend sa amin, sa akin through PDF and ako na lang yung print. Pero kung meron na kayong no apprehension letter from the Philippines sa LTO, kung mas mahaba yung experience mo as a driving experience mo sa Pilipinas, I suggest wag na kayong kumuha sa Abu Dhabi. Kasi sa akin, nangyari sa akin, hindi ko rin nagamit yung no apprehension letter ko sa Abu Dhabi kasi sabi nung nasa MPI is mas pinili na yung Pilipinas kasi mas mahaba yung driving experience ko doon. So para hindi na rin kayo magastusan kasi $100 dirhams rin yung babayaran mo kung kukuha ka sa Abu Dhabi. Pero kung mas mahaba yung driving experience mo sa Abu Dhabi, then pwede kang kumuha doon and disregard mo yung sa Pilipinas. Pero kung magagawa nyo yung dalawa na no apprehension letter from Philippines and Abu Dhabi or in Dubai or Middle East, then you can do it also. Gaya ng ginawa ko rin po. Para in case lang na magkaroon ng problema. Like for example, hindi matanggap yung sa Philippines, at least mayroon ako sa Abu Dhabi or vice versa. So, yun lang po. And muli po, maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-message sa amin. Keep on sharing lang po and I hope na samahan nyo kami sa aming journey dito po sa Winnipeg and sana po may matutunan po kayo dito and sa mga papunta na po dito, hope magkita tayo dito, mag-meet tayo and pag-usapan natin ang buhay-buhay dito sa Winnipeg. Muli po, maraming po salamat and may God bless us all. Lipo, maraming salamat. Keep safe.